Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lunch Musket, and welcome back again here on our channel. So guys, for today's video is the part 3 of Mission. And before anything else, let's make a very quick shout out po doon sa lahat ng nag-comment sa part 2 po ng Mission. So let's start with Mr. Danilo Macapagal, Fire Dragon, Johnny Lagartera, Joa Daro, Nerissa San Diego Lesano, Rogelio Iueño, Romulo Rino, June Brigola, Val Luces, Roman Taksan, Ruel Mariano, Randy Monserrat, Danilo Hugarap, Avelina Malikid, Leonardo Puno, Ali Odizon, Tessie Moreno, Orlando Tuazon, Antonio Jr. Alayon, Bimbi San Luis, Beethoven G. Cabayao, Armada Charito, Felipe Matugas Jr., Estrella Yambao, Ernesto C., Maria Cristina de los Santos, Sandra E. Chavez, Amadeo Flores, Bonifacio Ramos, Mira Ferropal, Sonny Gonzalez, Jack Fajardo, Margarita Parot, at ang kauna-unahang nag-comment sa screen ko is to Mr. Del Valle. So ayun, maraming salamat po sa lahat ng supporters out there. At syempre, para naman ma-shoutout ka sa next video na ilalabas natin or ipapublish natin sa channel na ito, just do comment down below after mong mapanood ang part 3 ng mission o ang video na ito. And now, before anything else, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit na like button. And now, let's start to read the part 3 of Mission. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Mission Part 3. Austin's POV. Umiling naman si Elora. Na traffic lang kami. Maikling paliwanag naman ni Sam sa akin. Tara, doon tayo sa park. May nakita akong nagtitinda ng cupcakes doon. Sabi nito habang itinuturo ang kinaroroonan ng park. Masarap ba ang cupcakes nila? Tanong ko naman kay Sam habang naglalakad kami palapit sa park kung saan nakatayo roon ang isang cupcakes booth. Nagkibit-balikat naman si Sam bago nagsalita. Hindi ko alam pero ayon sa narinig ko ay may mahika daw ng pag-ibig ang cupcakes nila. Pero syempre, hindi naman yan totoo. Kaya yung mga bumibili, ayun, napaghahalataan tuloy na desperado ng magkaroon ng jowa. Pabirong iling ni Sam sa akin. Marahan naman akong natawa sa sinabi nito. Sa totoo lang, ang weird talaga ng cupcakes booth na yon. Mula naman sa di kalayuan ay namangha ako kung gaano kahaba ang linya ng cupcakes with magic of love. Maya-maya pa ay nawala naman ang ngiti ko nang makita kong nakapila rin si Esteban doon. Gusto na talaga niyang magkaroon ng jowa. Alam mo, malapit na talaga akong maniwala sa iyo, Austin. Naiiling na sabi ni Sam. Naisip din pala nito ang naisip kong bibili ito ng cupcakes with magic of love para kay Patricia. Maya-maya pa,
ay may nabuo akong isang plano na agad ko namang sinabi kay Sam. Austin, sigurado ka ba talaga dyan sa plano mo? Well, hindi naman siguro totoo ang magic of love na yun eh, sabi nito sa akin. Bumuntong hininga naman ako sa sinabi nito. Mabuti na yung nakasisiguro tayo para kung sakali man totoo o hindi ang magic of love na yon, eh hindi pa rin makakain ni Patricia ang mga cupcakes. Pagsasalungat ko kay Sam, siguro nga ay paranoid na ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Bakit ba kailangan kong gawin ang bagay na yun? Mayroon bang dahilan sa likod nito na kahit ako ay hindi namamalayan? Maya-maya pa ay napabuntong hininga ako at saka ko inayos ang maliit na kulay dilaw na ribbon sa plastic kung saan nakalagay ang mga cupcakes na baon ko. Mabuti na lang talaga ay nagbaon ako ng mga cupcakes noong araw na yon. Tinuruan na kasi ako ni Sam kung paano mag-bake ng cupcake at ang baon kong cupcake sa araw na yon ay ang unang bake ko ng mag-isa. Ang plano ko naman ay pagpalitin ang cupcakes na binili ni Esteban mula sa booth at ang cupcakes na dala ko para nang sa ganon ay hindi matupad ang plano nito na magic of love kay Patricia. Hindi ko naman iyon papayagan na mangyari, no? Ngumiti naman si Elora na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon siya sa sinabi ng nobyo niyang si Sam. Hinawakan ko naman ang kamay nito at saka ako nagsalita. Don't worry, Elora. Mag-iingat naman ako sa gagawin ko at sisiguruhin kong hindi niya ako makikita. Pagbibigay assurance ko kay Elora. Nagtingin na naman silang dalawa at saka sabay na bumuntong hininga. Sa tingin ko naman ay alam na nilang hindi na mababago pa ang isip ko. Good luck, sabi naman sa akin ni Sam. Samantalang si Elora ay tumango lang sa akin. Nginitian ko naman sila. Thank you. Pasasalamat kong sabi sa kanila. Makalipas ang mahabang minuto ay nakita ko ding umalis na si Esteban. Sa dami ba naman ng customer na nakapila, ngayon lang ito natapos bumili ng mga cupcakes. Agad naman akong nagpaalam kay Sam at Elora. Paalis na ako. Paalam ko sa kanilang dalawa. Tanging pagtango lang ang naisagot nila sa akin. Sinimulan ko naman ang paglakad. Palihim ko namang sinundan si Esteban ng mga sandaling yon. At as usual, muli naman itong suot ang malaking headphones sa tenga niya. Nakapamulsa pa ito habang naglalakad. Samantala, kahit nakatalikod ay lalaking lalaki pa rin ang dating nito. Kapag ibang lalaki kasi ang nakikita kong may suot-suot na malaking headphone, ay naiinis akong tingnan ng mga ito. Well, para lang naman sa akin, hindi kasi
ako nagagandahan tingnan ang ibang lalaki. Pero hindi kay Esteban. Bagay na bagay sa kanya ang ayos niya. Habang tahimik ko siyang sinusundan, ay maigi ko naman siyang pinagmamasdan. Yun pa ang isa sa mga problema ko. Sa palihim kong kababantay at kasusunod sa mga kilas ni Esteban, ang dami ko nang napapansin na mga katangian nito. At ang lahat ng katangian nito ay aaminin kong attractive sa paningin ko. Focus, Austin, sabi naman ng isang bahagi ng isip ko. Maya-maya pa ay nakita kong pumasok si Esteban sa isang silid sa isang building. Akmang liliko na sana ako noon upang sundan nga ito na makita kong lumabas din ito agad mula sa pintuan, kaya naman nagtago muna ako. Nang pasimple kong itong tingnan ay nakahinga ako ng maluwag dahil nakita kong iba ang direksyong tinutungo nito. Nang muli kong ang tingnan ang kamay nito ay wala na doon ang hawak nitong plastic bag ng cupcakes na siyang bitbit niya kanina. Samantala, sinamantala ko naman ang pagkakataon sa mga oras na yon. Nang hindi ko na nakikita si Esteban sa hallway, ay mabilis naman akong kumilos upang pumasok sa kwartong pinagmula nito kanina. Pagpasok ko sa silid na yon, ay agad kong napag-alaman na isa yung art room dahil sa mga nakakalat na canvas, pintura at paint brush. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita kong nasa ibabaw ng mesa ang cupcakes na binili nito kanina sa booth. Agad naman akong lumapit sa mesa at saka ako mabilis na kinuha ang cupcakes na nasa mesa upang pagpalitin nga iyon mula sa cupcakes na ako mismo ang nagbake. Matapos kong mapagpalit ang mga cupcakes, ay agad akong lumapit sa pintuan upang lumabas na sa silid na yon. Pero nang muli naman akong tumingin sa hallway, ay nakita akong kasalukuyan ng pabalik si Esteban sa silid na kinalalagyan ko. Kaya naman, dali-dali akong bumalik sa loob ng silid at naghanap agad ako ng mapagtataguan. Napili kong magtago sa isang mesa na nasa harapan ng isang cabinet na gawa sa salamin. Ang cabinet kung saan nakadisplay mula roon ang mga iba't ibang kulay, disenyo at klase ng clay. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa silid na yon na marahan ding nagsara. Narinig ko naman ang pag-urong ng silya dahil sa dinulot nitong ingay mula sa sahig. "These cupcakes looks delicious," malakas na sabi ni Esteban na akala pa naman talaga ay may kausap siya. Kinakausap niya ba talaga ang sarili niya? Bulong ko sa isip ko. Delicious cupcakes," sabi nito nang tikman nga nito ang cupcakes na nasa mesa. Nakaramdam naman ako ng tuwa dahil nagustuhan nito ang cupcakes na ako
mismo ang nag-bake. Sa boses pa lang nito ay ramdam ko na agad na sincere ito sa sinasabi niya. Tila naman ay may kung anong nagtulak sa akin para pasimple at tahimik na tingnan ang mukha nito. Tahimik akong kumilos sa mga sandaling yun. Maingat kong tinukod ang isang kamay ko sa sahig at saka pasimple kong sinundan ng tingin ang kinaroroonan nito mula sa likod ng mesa kung saan ako naroon. Naka-side view naman ito mula sa kinaroroonan ko kaya naman kitang-kita ko ang hugis ng matangos nitong ilong. At ang guwapo nitong tingnan habang kumakain ng cupcakes. Para itong isang bata na takot magawan o maubusan ng pagkain dahil hawak pa nito ang mga cupcakes sa magkabilang kamay niya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay nawala ang pagod ko sa pag-bake ng mga cupcakes na yon at sa ginawa kong pagsunod-sunod sa kanya nang makita ko ang masayang reaksyon nito habang kumakain nga ng cupcakes. Napansin ko din kasi na madalas itong seryoso at kung minsan ay malungkot. Oo, siguro nakangiti nga siya sa tuwing kasama niya ang mga kaibigan niya. Pero, naaaninag ko pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Pero ngayon, base sa kasalukuyan nitong reaksyon, ay wala akong makitang guhit ng lungkot sa mga mata niya. Nakangiti naman akong bumalik sa pagkakasandal ko sa likod ng mesa. At sa isip-isip ko, parang mas may halong magic pa nga ang cupcake ko kaysa sa binili nito. Dahil nagawa ko siyang panghitiin. Sa totoo lang ay hindi ko naman alam sa sarili ko kung bakit gusto ko siyang makita na palaging masaya. Ngayon, hindi ko naman maiwasang tanungin ang sarili ko. Ano ba talaga ang tunay na dahilan ko kung bakit ko sinusundan si Esteban? Tanong ng isang bahagi ng isip ko. Maya-maya pa, I felt drowsy. At dahil naka-air ko ng silid na yon, ay nakaramdam ako ng panlalamig. Malas lang at wala akong dalang jacket ng araw na yon. Wala naman akong nagawa kundi yumuko, pumikit at yakapin na lang ang sarili ko dahil sa malamig na paligid. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakapikit sa mga oras na yon. Basta, ang sigurado ako ay naidlip ako ng kaunti. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong dumampi sa parte ng noo ko. May narinig din akong maliit na boses na hindi ko naman alam kung nananaginip ba ako. Dahan-dahan ko namang ininilat ang mga mata ko. Esteban, gulat kong sabi at saka ako napabalikwas ng kilos. Dahilan upang mauntog ako sa ilalim ng mesa na kinalalagyan ko. Agad naman akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa ilalim ng lamesa. Pagtayo ko ay muli kong ipinikit ang mga mata ko at saka ko nilanghap ang amoy ng isang pabango
At alam kong kay Esteban ang amoy na yon. Pagdilat ko ay naguguluhan ko namang inilibot ang mata ko sa buong silid na yon. Nag-iisa na lang pala ako doon at wala na doon si Esteban. Nilapitan ko naman ang mesang ginamit ni Esteban kanina. At ang kulay dilaw na ribbon na lamang ang naiwan sa ibabaw ng mesa. Muli naman akong natigilan sa mga oras na yon. Mula naman sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang sarili kong refleksyon sa glass cabinet. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ko nang makita ko ang bag ko sa ilalim ng mesa mula sa refleksyon ng glass cabinet. At isa lang ang ibig sabihin nun. Nakita pala ko ni Esteban kanina mula sa pwesto nito kanina. Muli ko tuloy naramdaman ang pamumula ng pisngi ko sa mga sandaling yon. Na-realize kong kanina pa pala alam ni Esteban na naroon ako. Muli ko namang naalala ang narinig kong maliit na boses habang nakapikit ako. Thank you. Yon ang sabi ng maliit na boses kanina habang nakaidlip nga ako. Lumipas pa ang mga araw. Nagtungo naman kami ni na Sam at Elora sa malaking bahay ni na Kevin. Naroon kami upang mag-banding, pero pagdating namin doon ay naabutan naming nagtatalo si Kevin at Patricia. Napakurap na lang ako habang pinapanood ko ang dalawa sa pagtatalo nila. Anong problema nilang dalawa? Nag-aalala kong tanong kay Sam at Elora. Sinulyapan naman ni Sam ang kinaroroonan ng dalawa at saka sumagot sa tanong ko. Well, I think gusto ni Kevin na sumama sa gaganaping outing ng kurso ni na Patricia upang siya ang maging partner ni Patricia sa gabing yon, pero ayaw ni Patricia dahil hindi naman pwedeng magsama ng outsider doon o kahit pa mula sa ibang college. At malamang, yon ang pinagtatalunan nilang dalawa. Sagot at paliwanag naman sa akin ni Sam. Then, kung ayaw mong ako ang maging partner mo sa outing na yan, edi huwag kang magtungo doon, mamasyal na lang tayo. Pasigaw na sabi ni Kevin kay Patricia sa paraang halos mangiyak-ngiyak na. Bumuntong hininga naman ng malakas si Patricia at saka nagsalita. Nangako na ako sa mga kaibigan ko na magtutungo ako doon. Pwede ba? Huwag kang maging isip bata dyan, okay? Sagot naman ni Patricia kay Kevin. Edi hindi mo nga ako mahal. Galit pa rin na sabi ni Kevin kay Patricia. Umirap naman si Patricia at saka sinagot si Kevin. Kevin naman, syempre naman mahal kita. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap ulit. Hindi mo ako naiintindihan eh. Mahinahong sagot ni Patricia at sa kanya, ito hinaligan sa pisngi sabay lumakad na palayo. Nang makaalis na si Patricia ay padabog naman na naapo si Kevin sa upuan.
Nakakainis talaga ang babaeng yun. Iling nito sa nakasimangot na paraan. Mas gusto pa niyang kasama ang mga kaibigan niya kaysa sa akin. Sabi naman nito sa amin sa paraang parang nagsusumbong. Tumawa naman si Sam. Alam mo, tama naman kasi si Patricia. Nakakainis ka naman kasi. Ano ba ang problema kung umatin siya ng outing nila na yun nang hindi ka kasama? Sabi at tanong ni Sam kay Kelvin. Kung ako nga, hindi ako umattend ng outing ng kurso namin dahil gusto kong i-spend ang time ko para sa kanya. Sagot ni Kelvin kay Sam. Bumaling naman ng tingin si Sam sa nobya niyang si Elora habang si Elora naman ay nginitian lang si Sam. Natawa naman si Sam at saka muling tumingin kay Kelvin. Alam mo Kelvin, para kang bata pagdating kay Patricia. Hindi naman kasi sa lahat ng oras ay dapat kayong magkasama. Natatawang sabi ni Sam kay Kelvin. Guys, hindi nyo kasi ako naiintindihan. Alam nating pare-pareho kung gaano kaganda si Patricia. So paano ko siya mababantayan mula sa mga taong gusto siyang makuha kung wala ako doon? Sagot ni Kelvin kay Sam. Nagkatinginan naman kaming tatlo nila Sam at Elora at saka sabay-sabay na natawa. Totoong seloso si Kelvin bilang isang nobyo ni Patricia pero himbis na mainis kami sa ipinapakita nitong pagiging isip bata, mas lalo pang dumagdag sa pagiging gwapo nito ang inasal nito. Sa kabilang banda, siguro nga ituluyan ko nang nakalimutan ang pagtingin ko para kay Kelvin. Dahil halos wala na akong nararamdaman na kirot sa tuwing ipinapakita nito kung gaano niya kamahal si Patricia. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Kelvin. Huwag nga kayong tumawa, okay? Sabi ni Kelvin at saka bumuntong hininga nang malakas na siya namang lalong nagpatawa pa sa amin. I mean, Esteban's going to be there too. Muli namang pagpapatuloy ni Kelvin. Bigla naman kaming natigilan sa pagtawa. Sabay ding tumingin sa akin si Sam at Elora. Malamang ay pare-pareho kaming tatlo ng iniisip sa mga sandaling yon. Siguradong sasamantalahin na ni Esteban ang pagkakataong mapalapit ito kay Patricia dahil wala doon si Kelvin at maging kami nila Elora at Sam ay wala din doon. Oh, bakit natahimik kayo dyan? Nagtatakang tanong sa amin ni Kelvin. Bumuntong hininga naman ako at saka ako nagsalita. Kelvin, di ba board member ng university si Tita Kayla? Tanong ko naman kay Kelvin na ang tinutukoy ko ay ang nanay nito. Yes, why? Sagot nito sa akin habang tumatango. Bakit kaya hindi mo gamitin ang impluensya niya para naman maka-attend tayo ng party or outing nila Patricia? Suggestion ko kay Kelvin. Unti-unti namang nawala ang pagkunot ng noon nito.
sa mga sandaling yon hanggang sa tuluyan ng magliwanag ang mukha nito. Austin, ang talino mo. Thank you for the brilliant idea. Nakangiti nitong sabi. Ngunit hindi nagtagal ay muling bumalik ang pagtataka sa mukha nito at saka muling nagtanong. Pero saglit, bakit kailangan kasama kayong tatlo? Nagtataka nitong tanong sa amin. Wala naman kaming nagawa kundi ang umiwas na lang ng tingin kay Kevin. Esteban's POV. Sumapit ang gabi ng party ng kurso namin. Napangiti naman ako nang makita kong lumalakad papasok si Patricia sa hall. At katulad ng inaasahan ko, she looked exceptionally stunning in her red dress. Lahat ng tao sa gabing yun ay napalingon sa kanya at halos mapatulala. Well, hindi ko naman sila masisisi. Patricia was the most beautiful girl of all that night. Hindi pa malakas ang musikang tumutugtog ng mga sandaling yon, pero nakabukas na ang iba't ibang kulay ng ilaw. Mula sa mga ilaw, sound system, pagkain at mga tao ay masasabi kong perpekto ang gabing yon. Maya-maya pa ay may narinig akong boses mula sa likuran ko. Esteban! Alam mo, nakakasama ka ng loob, sabi nga ng boses. Nang lumingon naman ako sa likurang bahagi ko, ay nakita ko ang dalawang kaibigan ko na sina Ivan at Finn. At alam ko naman kung bakit nakasimangot ang dalawang yon sa akin. Ngumiti naman ako sa kanilang dalawa. You two look handsome tonight. Pahag nga! Sabi ko at saka ko niyakap silang dalawa na siya namang nagpatawa sa kanila. Okay na, okay na. Natatawang sabi naman ni Finn nang kumuwala mula sa pagkakayakap ko. Huwag ka naman masyadong magpahalata sa tuwing kakausapin mo si Patricia. Muling sabi ni Finn. Maya-maya pa ay si Ivan naman ang nagsalita. Esteban, alam naman namin kung ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya. Pero alalahanin mo, mayroon na siyang nobyo, sabi at paalala sa akin ni Ivan. Huminga naman ako ng malalim at saka ko kinamot ang kilay ko. I know, okay? I know, sagot ko sa kanilang dalawa. Muli namang nagsalita si Ivan. Anyway, may kasalanan ka pala sa amin. Bakit hindi mo ibinigay sa amin yung cupcakes na pinabili namin sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, Esteban ha, kapag kami hindi nagkaroon ng jowa before tayo graduate, ikaw ang sisisihin namin, sabi ni Ivan. Natawa naman at nagkibit-balikat naman ako. Sus, hindi naman kasi totoong effective ang with magic of love na yun. Hindi naman kayo matutulungan ng cupcake na yun na magkaroon ng jowa, no? Sagot ko sa kanilang dalawa. Pero alam mo, nagtataka lang ako. Hindi ka kumakain ng mga sweets, di ba? So bakit kinain mo ang mga cupcake na yon? Tanong naman sa akin ni Finn.
Wala naman akong nagawa kundi ang ngumiti na lang sa kanila. Hindi ko na sinabi sa kanila ang rason ko para wala nang pang mga tanong. Ibibigay ko naman kasi talaga yon sa kanilang dapat ng araw na binili ko yon. Pero hindi ko kasi masabi sa kanila na kaya ko kinain ang mga cupcakes na yon ay dahil si Austin o dahil kay Austin galing ang mga yon. Alam kong si Austin ang nag-bake ng mga cupcakes na yon dahil nakita ko itong nagtago sa ilalim ng mesa. Actually, before ko pa man siya makita sa ilalim ng mesa ay alam kong naroon na siya dahil naamoy ko na agad ang gamit nitong perfume nang bumalik ako sa silid na yon. Hindi ko naman maunawaan kung bakit sinusundan ako ni Austin. Ngunit sa kabilang banda, nag-e-enjoy naman ako sa ginagawa nito. Kaya naman nagkukunwari na lang akong hindi ko alam at namamalayan ang ginagawa nitong pagsunod-sunod sa akin. Sa loob ng isang linggong pagsunod-sunod nito sa akin ay halos makabisado ko na nga ang mga kilos at ekspresyon ng gwapo nitong mukha. Sa tuwing titingin ako sa malayo kapag wala ako sa sarili ko ay ang gwapo nitong mukha ang nakikita ko. Itutuloy.